Magandang takbo kamoto, welcome back ulit sa aking channel. Yan, ang pinaka-episode natin ngayon ay magkapalit tayo ng dito, nasa likod ko Suzuki SkyDrive 125. Yan, papalitan natin pinaka-oil filter niya. Yan kamoto. Yan, ito kamoto yung nabili ko na oil filter. Yan, genuine parts. Ayan, tignan natin. Ayan ka mo to. Ayan ang dapat kapag pag mga parts, pag mga motor parts, dapat genuine o original ang binibili nyo. Para syempre iwas back job. At syempre tatagal ang isang pyesa. Ito ka mo to. Ang ganito. Ito yung mga ginagamit ng Suzuki Rider. Lahat ng klase ng Suzuki Rider. At lahat ng Suzuki Smash or yung Shogun, yung Suzuki na Shogun. Yan, ito kamo to yung mga ginagamit. At the same time, ito nga dito sa Suzuki SkyDrive na 125. Ito ang ginagamit. Yan, kamo to. Dito kamo to sa ano, bali ang pinaka kailangan niyo lang tingnan, ito yung pinaka parts number niya. Yan, nilagay ko na kayo sa link description ng ating video. Basta ito kamo to, dapat titingnan nyo pa rin yung susukatin nyo pa rin yung pinaka yung lumang oil filter nga kung tama ba yung pagkataba o yung pagkabilog. Ang kulit! Ito kamo to, pinaka luma niyang ano. Ayan, pagkas naman. Nice. Yung taba niya, yung lapad niya. Ayan, dapat tingnan nyo pa rin kahit sabihin nyo original yan. Para mas pure nyo, at the same time, wala siyang back job. Ayan ka mo daw. Kaya importante dapat, genuine or original ang ginagamit natin pag mga motorcycle parts na ang papalitan. Kaya ka mo daw, bago lahat, syempre, photo the vlog muna tayo. Ayan ka mo to, kapag nagpapalit ng bagong oil filter, kailangan siyempre change oil ka muna para talagang bagong langis ang dadaloy sa bagong oil filter mo. Ayan ka mo to, kapag nagpapalit kayo ng langis, kapag nag-change oil kayo, mas maganda, papatagalin nyo. Yan, pwede yung bugahan ka mo to kung may compressor available o kaya kung wala naman yung manual natin ng pambomba ng hangin. Yan, para totally malinis yung pinaka lumang langis at bago lagyan ng bago. Dito sa takip ng pinaka oil filter, ayan, pwede kayong gumamit ng T-range, mas maganda para matanggal nyo ang tatlong 8mm na bolt. Yan kamoto, sa ganitong pagkakataon, ugaliin natin obserbahan ang binabaklas natin na pyesa. Kaya pwede nyo naman kuha na ng picture or video para maibalik natin na maayos ang bawat pyesang binabaklas natin. Yan kamoto, importante yung maibalik natin ang mga o-ring na ito yung nagsisilbing oil seal sa ating mga takip para di tumagas yung langis na sinasali natin. At importante rin kamuto na mapalitan natin ang oil filter sa tuwing nag-change oil tayo. Lalo na pag bago ang iyong motor, dahil ito yung stage na mas madaming debris o yung maliliit na bakal na iniiwasan natin bumara sa daluyan ng langis papuntang overhead cam. Pwede mauwi sa pagkasira ng ating motor kamuto kapag hindi natin ito na obserbahan o napalitan sa tuyo mag-change oil tayo. Ang moto kailangan lang punasan at tanggalin yung mga ayan, matanggal yung mga lumang langis. Ayan. Punas lang.
Hey, that's pretty good. Ito kung motor o-ring na to, huwag din kalimutan tong lagay natin. Yan ka motor, bali ipitin naman kasi yan ng mismong oil filter. Ayan. Importante mapunasan nyo muna bago nyo ilagay yung pinaka-filter. Yan, kumbaga ganito siya. Nakaganito siya, oh, sa loob. Yan, pinaka-position nung ano natin. Itong goma. So, yan, yun iipit yan. Iipit yan ng ganyan. So, ito yung butas. Ito yung nasa loob. Ito yung butas, ito yung nasa loob. Pag ganon. Yung kamoto, lagay na natin. So, ito yung butas, ito yung nasa loob kamoto. So, ganun ang posisyon niya. Excellent! Yan. Ayan, ganyan pinaka-position niya. Takip ka mo ito. Ah, ito, tamang punas lang. Ayan, pwede niyo tanggalin. Tapos, tamang punas lang to. Ayan. Ito yung pinaka-o-ring natin. Dapat dito mawawala ito. Yan, pwede na ilagay. At may marking sa kamoto. Kamoto, may marking natin. Nasa baba. So, ganito lang. Saan tayo kamo to? Lagay tayo ng bagong langis. Kailangan lang painitin ng at least 10 to 15 minutes para talaga makondisyon yung makina. At mag-circuit maigi yung langis sa loob ng makina. Ayan ka mo ito, hanggang dito na lang at sana nabigyan ko kayo ng konting idea kung paano ba ang pagpapalit ng oil filter sa ating mga scooter, sa ating mga motor. At kung kailan ba dapat talaga magpalit at ang dapat gamitin ay dapat talaga ay genuine o original para syempre mas matagal ang piyesa natin. Ayan ka mo to. Salamat sa panonood and God bless.